gadget. Yung analyst nila eh. Yung coach, yung analyst nila. Sabi niya, okay, you pick the Lunox. Gumanon. Ganun kasi magsalita yun. Ganun ba? You pick the Lunox. Diba? Oh, si Bad Galsep na nakita natin kanina. Shoutouts to you. Anyways, napaka-interesting na nangyaring draft. Going back, nanalo na yung Fireflux. With this Lunox, masasabi natin na napanggit ng pang shred. Lalo-lalo na doon sa... Baksha. Kumbaga, Baksha. Sa Yuzong. Pero nilabas ni Luis yung isa niyang specialty. A Cho. Which is the Cho. The GOAT of Liga Latam. The GOAT of Brazil, Luis. Magandang pang-pick-off in terms of, syempre, pagkuha ng damage output, napakasakit ng Arakiwakira mid-game. Yun nga lang may grak eh. Yun lang yung medyo problema ko kasi kayang kahit papano pigilan ni Apex 47 itong si Luis. Arang, so, high-risk, high-reward sila eh. Parang nag-mail. Ay, teka lang, King. Ngayon... Mm-hmm. Yung mid-trio talaga ng Fireflux sa parating nagsama, malakas yung poking potential na pag-clear out dito sa ilil kasi na-assume niya eh. Si Tekashi meron pa petrify doon. So that's a good play from Fireflux na makalayo ngayon at sila naman ngayon ang susugod. And ito na yung sinasabi mo, the effect of the Grok. Yeah, yun talaga. Yung pang-gangster nitong Grok na to. Mukhang bumabalik, no? Mukhang high peak priority ngayon. Itong Grok na to, lalo-lalo na pagdating sa mga early game invades. Oh. First, classic na kasi yan eh, per skill ka lang eh. Tama, wala ka ng paki eh. Sinabi na din ni Renmari, it checks all the boxes as a roamer. You give vision, you provide frontline, but most importantly, you give setups. Oo. Especially sa mga stationary setups katulad dyan from Farsa, pero si Sunshine ngayon! Oh, okay, Gusta, we'll take that first blood. Nahabol din sana si Luis. Oh, napakagandang kuha para sa side ng RQ. Akira, walang... actually, may counter, ano naman. May counter objective naman ng Fireflux. Kung saan makukuha nila ang turtle at nanakawin pa itong orange buff. Oh, tapos nanggugulo pa yung dalawa dun sa taas. Oh. So maganda yung response ngayon ng Fireflux. Wow! Nagaw! Wow! The Turkish Delight doing wonders para sa first 3 minutes ng ating laban. Nakabawi sila dito sa mga objective. Level 3 pa lang si King! Ganda yung decision nila actually kasi you would assume na hindi mo napapalag ngayon yung Fireflux kasi ganyan yung mid-trio ng RRQ. Medyo malakas yung poke at the same time kayang-kaya mag-front ni King. So maganda talaga yung ginawa nilang decision na teka, gawa tayong cross-map play, kuha tayo ng turtle at the same time, orange tayo kaagad. Yeah, worth it eh. Dahil nga sa cross-map play na yun, level gap si King against the NZ. Level 7 to level 4, ingan. Oh. Ang hirap nun sa jungle. Ay, hindi yan normal for a Baksha kasi expect mo si Baksha kayang-kaya niya mag-dominate early game and the mobility na meron siya ngayon. Mabilis dapat yan makakapag-farm, makakapag-level up. But this is very crucial. Especially coming into the second turtle, even the third. Mabibigay mo talaga sa Fireflux yung ano eh, yung assurance na kayo talaga makakuha ng mga neutral objectives mamaya eh. Na-invader Zim pare! Si King ngayon na tinatarget, level pa ng Dewa! Charge! Yari ka ngayon, King! Sunshine with a kill! At dahil doon hindi pa siya nakakapagpa-level! Level 8 na yung kamilang jungle na si TNZ! Luis Volado! Eto na yung ulti ng Farsa! Eto na rin yung Lunox! At yari si Seijin! TNZ gets the last hit! Fireflux Esports! Napakatindi dito sa first 4 minutes! Nagliliab sila ngayon. This is a really different version of Fireflux na we've seen compared to game number, day number 1. Hirap na hirap sila sa early game. Nagkakaroon sila ng glimpses of hope towards the mid to the late game. But this time, 2 consecutive games, sila ang may kalamangan ngayon. And with this Lunox pick up against sa Harit, expect mo dapat mag-dominate sana si Gustay. Ang sakit nila. Ang sakit nila. Ingan, physical damage. Magic damage. Lahat na ng damage, buuin mo na. Tinapatan nila dito yung gusto sana ng damage ng RRQ. At ang pinakamalala dito, i-invade na naman si King. Another round, sumipa. Pero bomber skill lang, nawala yung sipa. Walang pake si Apex 47 dito ngayon. At napilitan pa nga dito si Gusta Lagusta. Gamitin yung kanyang Zaman 4. Sinabi ni Rosa without to. Feathered strike, pero iniwasan lamang. And now counter punch from RRQ. Hindi matutuloy. At ang ganda ng Lunox pick ngayon kasi dahil sa Wishing Lantern, Kuya Manjin eh. Ay, may ano ba yan? Yung mga butterfly? Uy, mas lalo na kay King kaya medyo nahihirapan din from online si King eh. Ang hirap, ang lungkot ng buhay ni King dito. Parang hindi siya King ngayon. Parang ano? Bishop lang siya siguro dito ngayon or pawn. Pawn. Kasi ang tagilid talaga, hindi siya ganun kakunat.
Si Sage Colado din. Ito na yung Dragon. Apex 47. Humaharap sa lahat. Meanwhile, Zaman Force coming in. Ito na yung counter go ng pupunahan ng RQ. Pero mas maganda yung counter go dito ng Dragon. Sino yung naging Dragon? Si Rosa yun. Walang makik... Actually, isa lang ang nakill ng RQ Akira. Habang ang daming nakuha ng Fireflux. Tatlo. Tatlong nawala sa RRQ, pati kinakalbo na naman ng Fireflux ang jungle dito ng Kingdom. And now, nahihirapan talaga itong si King pumwesto, gumawa ng plays. Ang ganda na sana ng Petrified Blade ng Tekashi, but the problem is, the sustain is there for Fireflux. At the same time, mas nangingibabaw yung damage nila. Hindi makahuli si Luis, napipressure siya manghuli dito ng isa. Ang hirap ng buhay niya. Ang hirap ng buhay ng lahat ng RRQ. Wala na tayong no choice. Ingan, ano na to? Medyo snowballed ang kupunan ng Spireflux. Hindi kakapick up pa ng ano, Skypacer. Okay, sipa para dito sa crack. All in. Ulti, nakatakas pa! Oh my goodness! Plus the conceal! Literal na isang hit na lang! At nako! Umall in 2016! Pero hindi na kasi 2016, 2024 na! In-all-in nila si Apex, ang dami nilang binigay. Isang mabilis ang Blinker out lang. Blinker out, man. Nakataka. Iyon yung mga masasakit eh. Yung binigay mo na lahat, ang dami mong resources na ginastos. Pero wala ka nang tinira sa sarili mo. Wala kang tinira. Iiwanan ka rin pala. Iniwan sila. Ang dami nilang ulting binigay. Kaya dahil dun sa ulti, napa-turtle tuloy. Turtle pa lang ba? Turtle pa lang. Turtle pa lang. Napalibreng turtle si TNZ. Dami kagad naganap. Turtle pa lang yun. Turtle pa lang. Wow. And dahil dyan, lamang na ngayon ang Fireflux Esports. Rosa na with the Feather of Haven. Haven. Knock-knock na kinun Haven's door. Ang kunat na niyan. Sobra. Tapos ang malala pa dito, hirap pumuesta si Luis dahil sa presence na Apex 47. Alam niya kung paano gumalaw ang isang Cho. Alam niya na pag nakikita yung Cho, hindi yan basta-basta makakapag-way of the dragon. So Apex 47 talagang binabahayan na lahat ng mga buses na makikita niya para lang hindi makapuesto si Luis. At saka kasi, Radiant Armor na si Apex 47, pare. Luis. Nako po, hindi na makakadamage dito ang RQ. Okay, namakataginip na talaga ang Vapor. Dragon out for Tekashi. Pero, Fireflux Esports, unti-unti nang inuubos lahat ng resources dito, Ingan, ng RRQ Akira. Sabi nila, kalma lang kayo. May anong sinasabi niyong delikado kami? Baka ang delikado, yung kabilang team. Ay, tamo ba yon? Si Alien, iniwasan niya yung Jit Kundo tapos Way of the Dragon sana ni Luis. Na-anticipate niya na pwede sanang umamba doon si Luis. Pinligeran lang, tas final slash. Umabot pa rin yung final slash. Dodgeris. Dodgeris. Tapos si Alien. Oh, out of this world talaga yan. Naalala mo ba yung interview niyan dati? Ano yun? I think nung M4 yun o yung nakarang MSC. Sabi niya, ba't naman ako matatakot sa mga makakalaban ko? Eh, kung hindi ko naman sila makakalaban. Yun yung sinabi niya. Tama. In-interview siya kung makakalaban ba yung Echo. Sabi niya, ba't ako matatakot? Hindi ko naman sila makakalaban. Hindi mo naman makakatapat. Hindi mo naman kailangan i-confront. Bakit mo gagawin yon? Pero si TNZ ngayon, nasipa. Nakamag-like and bounce. Papuhay pa nga pa rin sa Amal Force. Hindi na sulit dito na gusto na gusto. They're gonna pick up a kill. Finally, TNZ is gonna fall down. And that's crucial since naka-Sky Piercer din siya. Bawas yung stacks niya ngayon. Oo. Pero sa tingin ko, masyado pang mahaba. Marami pang kakainin Gatsby. Tama. Itong RRQ Akira. May damage naman sila, Ingan. Kaso, aabot pa tayo ng ultra late game. Kasi isipin mong mabuti, level 9 si King, level 14 si Tianzi. Ganun tsaka behind. Kailangan pa nila dito, tingin ko, 9 minutes. 9 minutes pa. Kumbaga, 3 items. 4 items. Tama. Para makabalik dito. Kasi, ang hirap eh. Ang daming shred sa kupunan ng ano, Fireflux. Medyo matagal. Tsaka at this point nga, si Apex 47, di na tatatakot eh. Kahit masipa siya, wala siyang pake. Oo, kasi dinadodge siya lang per skill eh. Dinadodge lang niya. Kahit i-burst down siya, sulit pa nga pag ginamita siya na maraming ulti ngayon. Si Rosa naman ang kanilang puburuhan. Makakatakas din naman. And counterpunch from TNZ. Oh no, si Luis naman ngayon ang pinupuruhan dito. Ow! Ganun sumigaw yung Roger eh. Ganun ba? Ow! Na-transform. Paano magtao siya? Paano? Ay. Ganun lang. Tama. Pwede. Free Lord for the side of Fireflux. Napitas ang the goat na si Luis. Habang si King susubukan lahat dito para kumuha. Pero ang kunat ni Apex 47.
Wala na. Oh, parang at this point, talagang hihintayin mo na lang talagang magkaroon ng items lahat ng members, especially si Sagan, for the initial burst na kinakailangan nila pag magka-clash. At this point, Luis, show ka, gigil ka talaga mag-setup. Mapapaisip ka eh. Teh, kasi sipa ba ako? Baka kasi mag-counter punch yung ano eh, yung Pyroflux eh. May purifies din kasi. Dalawa, no? Ang hirap ng buhay ni Luis dito. Alam mo, onti lang yung deaths niya, pero yung sipa niya, parang hindi niya na alam sino bang sisipain niya dito. Ang main target niya lang nakaisipain dito si Tianzi. Eh, may chance na pang mamisdirect yung sipa kapag sumakto yung dash ni Tianzi, yung kanyang wolf form. So, talagang yung buhay ni Luis, hard pa sa... Eh, mahirap pa sa hard. Mahirap pa sa hard. Kumbaga parang sinasabi natin, bawi na lang sa next life. Kaso wala nang next life kasi best of two lang to eh. Oh, best of the best lang to eh. Oo. Pinahirapan ng matindi ng Pyroflux ang buhay ni Luis dito. Kumbaga sinabi lang ni Rosa, ikaw ba ang dagot? Pwes, yari ka sa amin. Kami ang dagot. Kami ang dagot sa aming region. The Turkish Delight. Now, transitioning into the top lane. Pushing the towers. Basag yung baba. Rerespetuhin lang muna nila ang kupunan ng RRQ Akira. Again, Luis. Ikaw ba nagchuchoke, ha, Ingan? Ang hirap niyang gamitin. Parang ang sobrang kailangan, may kahanigali gifted ka eh. Eh, ngayon, kahit magaling ka mag-choke, parang ang hirap talaga nito eh. Ay, sino pa gumamit niya na pro, no? Oo, dalawang purify yan, men eh. Masungkit pa nga doon si King. Honestly, bonus lord na yun. Eh, bonus na yun para sa Pyroflux na nakakuha pa sila ng inhibitor turret. Kahit isa pa lang yung lord na nakakuha nila ngayon. Tinatapos na taunin yung inhibitor dito. Pero dumitipensa naman lang RRQ Akira. Ang ganda ng knock-up from Luis. Pero dumis na electric kick na naman. Halos walang nangyari. Sa gilid si Nipa. Maghihintay pa si Luis dito ng cooldown. At ayan na! Ang mga recall! Rosa! Nagpapakitang gilas at umaaura na sa MSC 2024. Thorn Queen, once again, back to her original form. Nag-Valentina din to kahapon, medyo nahirapan. Pero ngayon, Manjin, 006, lahat ng kills ng Pyroflux, present ang Reyna. Alam mo naman, pag umaura yan, si Rosa, talagang head turner yan pag umaura eh. Oo, si Luis maraming fans sa Southeast Asia, pati sa Philippines. Pero si Rosa, mas marami ding fans yan sa Pilipinas. Abanat yan, ayan na nga. Boss B, nakita mo naman, inakaw. Better dare strike, counter better dare strike. Oh, 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 oh. Harap-harap. Uy! Hindi na nga natatakot kay Luis mismo. Nasungkit pa nga dito. Habang ginagawa nila lahat yon, si TNZ pala, nag-lord mag-isa. Kaya naging nagkaroon ng maraming fans si Rosa sa Pilipinas dahil sa pinapakita niyang tikas. Kumbaga, huwag mong babasain yan pag dumaan ang San Juan! Ayun na naman yung sungkit coming in from Alien! Pero makakataas naman ata dito ang RRQ. TNC, binibigyan talaga lahat. Luis, ang mapupuruhan. Feathered Airstrike last effort para makadepensa. Pero isang member na naman ng RRQ ang tutumba. 26 seconds para kay Luis. Gusto nang tapusin to ni Narosa. Ayan na, oh. Ayan na, oh, 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 shadow striking, masyadong maasin, mag-isa, pwede na strike, nawala si Rosa,